Khalil TV. Ang aksidenteng nangyari sa akin ay nagpabago sa takbo ng buhay ko at bigla kong nalaman na nawala ang mga alaala ko. Ngunit sa proseso ng pagkuha sa kanila, natisod ako sa katotohanan at natagpuan ko ang pinakamahalagang bahagi ng aking buhay na magkasamang lumutas sa palaisipan. Noong pinahintulutan ko ang aking sarili na maging Beatrix Gonzalez, alam kong sa sandaling iyon ay nagkamali ang aking buhay sa tamang desisyon. Hindi na mauulit ang buhay ko. Nandito ako nakahiga sa queen-size bed, naliligaw sa dagat ng pag-iisip, iniisip kung ano ang naging panaginip ko kagabi. Ito ay dapat na ang epekto ng sugat na natamo sa aking ulo na hindi ko naalala ang pinakamaliit na detalye ng alinman sa aking mga panaginip. At kung maaari kong maalala ang isang bahagyang alaala ng mga ito, ito ay karaniwang isang maikli, mabilis, at malabo na pagpapakita ng mga nakalilitong larawan na maaaring magbigay ng kaunti o walang tulong. Katulad ng panaginip na gumising sa akin ngayon, hindi ko rin sila nabawi. Tulad ng pag-iisip kong ito ay abot kamay ko, naanod ito mula sa aking maabot sa isang imposibleng lugar. Ang lahat ay nawala sa isang makapal na masa ng kulay abo na usok na ipinagkait sa akin ang pag-access sa alaala ng aking nakaraan. Ang bahid ng sikat ng araw na tumatagos sa Venetian blind ay dumiretso sa pag-init ng aking mga pisngi. Nang iminulat ko ang aking mga mata, saglit akong nabulag sa biglaang pag-atake ng liwanag na nagpapikit ng aking mga mata. Ang huni ng mga ibon ay umabot sa aking pandinig, at napaungol nang mapansin kong nakalimutan kong isara ang bintana kagabi. Ang mga huni na nilalang na iyon ay nakikipagkarera ngayon sa labas ng aking bintana. Ang tunog ng mga ito ay maaaring naging musika sa aking mga panaginip, kung hindi dahil sa biglaang namumuong kahungkagan na gumising sa akin kaninang umaga. Ang mga bagay na hindi ko alam, hindi ako sasaktan. Inaliw ko ang sarili ko. Siguro mas mabuti ang mga bagay kung wala ang aking mga alaala, dahil hindi ako sigurado kung ano ang sekreto nito sa loob ng kahon ng Pandora. Inalis ko ang mga negatibong kaisipan sa aking isipan sa pamamagitan ng isang mabilis na panalangin sa umaga, na nagpapasalamat sa Panginoon sa hindi pagkalimot na pahabain ang aking buhay. Inalis ko ang aking sarili sa kama, at sinimulang ayusin ito habang ang aking munting anghel ay mahimbing na natutulog, at mayroon pa akong oras upang tiklapin ang kumot, at ilagay ito sa itaas ng mga una na maayos kong isinalansan sa headboard. Madaling araw pa lang, napagtanto kong nakaagaw ako ng tingin sa grandfather clock at nakita ko ang oras. Alas 7, maaga pa noon pero lagi akong maagang bumabangon. Hindi pa ako bumababa, natutulog pa rin si Faith at ayokong magambala. At saka, gusto kong i-spoil ang sarili ko sa panunood ng kanyang pagtulog, nagbibigay ito sa akin ng maternal satisfaction. Umupo ako sa gilid ng kama, at hinila ang crib niya palapit hanggang sa maipatong ko ang mga siko ko sa riles nito. Nakaupo lang ako habang pinagmamasdan ang pagtaas-baba ng dibdib niya. Kaya kong titigan siya ng tuluyan, at hindi ako makaramdam ng pagod. Elisa was right in her remark, medyo hindi ako kamukha ni Faith. Sinubukan kong iwasang isipin ito noon pa, magdadala lamang sa akin ng stress ngunit hindi ko kayang tumakas sa katotohanan magpakailanman. May ama si Faith at hindi pwedeng itanggi na naman na niya ang kanyang mga facial features sa kanya. Kung buhay pa siya ay isang misteryo sa akin. I don't have any idea if we are even on good terms or if he's even aware ng pagkakaroon ni Faith. Ngunit pagkatapos ay sinabi sa akin ng logic kung nag-aalala siya tungkol sa pagkawala ko, dapat ay mayroon siyang ginagawa at hinanap ako. Pero sa tagal ng pananatili ko dito sa Cordova, walang ulat ng nawawalang tao which nawalan ako ng pag-asa. Walang pakialam sa akin ng isang asawa o sadyang wala talaga siya. Ang natitiyak ko ay ang mahaba, namumuong kahungkagan na nagpaluwang ng aking puso sa pananabik. Masaya na ako sa bagong buhay ko ngayon, God knows how almost perfect my life seems now. Gayunpaman, sa kabila ng mga bagay na nahuhulog ng perpekto sa lugar, naramdaman kong may nawawala ako sa aking buhay. Habang pinag-iisipan ko ito ay nagiging imposibleng mahirap unawain. May kumatok, naputol ang pag-iisip ko sa biglang tunog. Halos maisip ko na ang mga bulan na lumulutang sa hangin, at halos marinig ko ang popong sound na ginawa nito habang ito ay pumutok bago ito makagala sa malayo. Dali-dali akong pumunta sa pinto at binuksan iyon. I beamed instantly after seeing Lola Clarissa at the door. Good morning Lola. Binati ko siya ng mainit na sinagot niya ng Good morning Beatrix, na may isang mapagbigay ng ngiti sa kanyang mga labi. I assume natutulog pa si Faith. Yes po Lola, inaasahan kong mahimibing ang tulog niya sa ganitong oras. Buong gabi siyang gising. Binigyan ako ni Lola Clarissa ng nakakasimpatsyang ngiti. Naiintindihan ko.
Kung gutom ka, bumaba ka na lang at kumain ng almusal sa amin, isa sa mga kapatid mo ang magbabantay kay Faith para makabawi ka ng lakas. Ang huling pangungusap ay nagpaningkit sa kanyang mga mata sa saya. Bigla kong naalala ang sinabi sa akin ng aking bunsong kapatid noong nakaraan. Kamakhang kamukha mo si Lola Clarissa ang lola natin, pero sana, hindi ka maging mahigpit sa kanya. Minsan sinuspinde niya ang aking allowance kapag ayaw kong sundin ang utos niya. Ito siguro ang ibig niyang sabihin. Pagkababa ni Lola Clarissa ay tinulak ko ang pinto sa pagsara. Hindi pa rin ako nakakaramdam ng gutom. Baka bumaba na ako kapag nagugutom na ako. Hindi agad ako bumalik sa kama. Sa halip, hinanap ko ang remote control, nakita ko ito sa cabinet, at binuksan ang malawak na screen ng TV pagkatapos kong maupo sa kama. The morning news was on air at the moment, pero hindi ako interesadong manood ng balita sa ganitong oras, dahil baka masira ang mood ko. Napakakaraniwan para sa mga babae na maging sumpungin at emosyonal sa pinakasimpleng bagay pagkatapos manganak. At hanggat gusto kong makinig sa balita, dapat akong umiwas sa isang bagay na maaaring mag-trigger. Magkasalungat na emosyon sa akin. Nakapagtataka, sa kabila ng anumang channel na napuntahan ko, ang parehong coverage ng balita ay kumikislap sa screen ng TV. Ito ay isang uri ng press conference, isang napakahalagang isa, na malapit ng maganap. Sa wakas ay sumuko ako, at ibinaba ang remote control sa aking tagiliran, pinayagan ang balita na tumugtog sa background ng ipahayag nito na ang press conference ang nagsimula. Naaga ng bahagyang bulong ng paggalaw ang atensyon ko sa flat TV screen. Nang bumalik ang tingin ko sa crib, napagtanto kong gising na si Faith. Ngayon ay sabik na siyang humarap sa akin. Ang napakagandang asul na mga mata ni Faith ay matamang nakatingin sa akin na may pagtataka. Hindi ko maiwasang mawala habang nakatitig sa kailaliman ng kanyang magagandang asul na mga mata para akong nakatitig ng diretso sa abot tanaw ng hindi maarok na karagatan. I guess you look like your daddy, Faith Viena. But sadly, hindi mahanap ni mommy kung nasaan ang daddy mo. I can't even remember kung ano ang hitsura niya. Ngunit ang pagtitig sa iyo ngayon ay dapat na siya ay kasing ganda ni Ben Affleck. Dinurog ang puso ko habang nanunood ng Pearl Harbor. Napangiti si Faith sa huling sinabi na parabang may nasabi akong nakakatawa. Pero syempre, nagkataon lang. Nakita niya siguro ang ngiti na bumabalot sa gilid ng labi ko, at iyon ang nagpangiti sa kanya. Sa wakas ay ibinagsak ng CEO ng Anderson Group of Companies ang bomba na nagpabaligtad sa ating mundo. Ang tanyag na billionaire/renowned racer sa wakas ay ipinalabas ang kanyang anunsyo. Siya ay opisyal na pumirma bilang CEO ng kumpanyang Anderson Enterprise. Anderson, napaatras ako. Ang pangalan ay tumunog sa akin at nakakagulat na nagiiwan ng mapait na lasa sa aking bibig. Napahinto ako sa paglalakad, nabigla sa hindi ko mapigilang tugon mula sa pangalang binanggit. Itinuon ko ang aking mga mata sa screen ng TV at nahuli sa oras upang makita ang kamera na nakatutok sa lalaki. Ilang sandali pa ay napagtanto kong nanginginig na pala ang mga daliri ko habang ang puso ko ay malakas na kumakabog sa loob ng dibdib ko. Natigilan ako sa pagkabigla nang ang isang pares ng katangi-tanging asul na mga mata ng karagatan ay nakatitig mula mismo sa screen ng TV. Ang kanyang mga mata ay tumago sa aking paningin na parabang binabasa niya ang aking pinakamadilim at pinakamalalim na sekreto. Those eyes, it was damn familiar to me. And so the sudden rush of emotion na hindi inaasahan ay nagpasikip sa dibdib ko. I swear, nakita ko na ang matalim na asul na mga mata ng karagatan at minsan naramdaman ko rin ang mainit na titig nito sa aking balat. Hindi ako maaaring magkamali. Hindi ko inaasahan na darating ang sakit at nang mangyari iyon, ang matinding kirot na sumalakay sa aking dibdib ay natigilan ako at naglabas ng mga luha sa gilid ng aking mga mata. Painful. It's so damn painful. Ang pagtitig lang sa mga perpektong chiseled features ay halos mapaiyak na ako sa sakit sa hindi maipaliwanag na dahilan. Pumikit ako, lumipad ang mga daliri ko sa dibdib ko kung saan may kamay na masakit na pinipiga ang puso ko. Sino ka ba talaga? Bakit mayroon kang napakalalim na epekto sa akin na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita? Sa kabila ng sakit, patuloy na nakatitig sa kanya ang naluluha kong mga mata, habang ginagawa ang aking makakaya para maalala ang isang partikular na alaala. Ngunit wala sa aking mga pagsisikap ang naghasik ng gantimpala nito. Nakalulungkot, parang isang bahagi ng aking alaala ang lubos na humarang sa kanyang pag-iral. Sa kabilang banda, si Gabriel. Ako, si Gabriel Anderson, ay mag-steps down bilang CEO ng Anderson Enterprise. Ang posisyon ng CEO ay mapupunta sa nararapat nitong may-ari, si Vince Anderson, ang lehitimong anak ni Ibrahim Anderson. Tama ang narinig mo, isa akong bastard na ipinanganak sa labas ng kasal, isang produkto ng panandaliang pakikipagrelasyon ng aking ama sa kanyang mistress, at wala ako sa posisyon at wala na akong anumang dahilan para manatili sa tronong hindi dapat pag-aari ko. Kane, regrets, anguish,
I was half expecting those emotions to hit me at once until I didn't take it anymore, at hatakin ako sa lupa, hanggang sa dumikit ang mga tuhod ko sa sahig. Ngunit ang mga emosyon ay hindi tumama sa akin sa paraang inaasahan kong durugin ako ng kwersa, at kunin ang huling bagay na natitira sa akin na itinuturing kong pinakamahalaga sa lahat ng pagmamalaki. Sa halip, mayroong isang mahaba, hangkag na kahungkagan na bumabare na sa aking puso at lumikha ng isang mas malaking butas para sa akin upang takpan. Umalis ako sa stage, hindi ko pinansin ang nakakabinging katahimikan na biglang bumalot sa kwarto. Kung ang isang balahibo ay nahulog sa sahig ay tiyak na maririnig ito habang ito ay nahulog sa ilalim. Maging ang isang bulag na pumapasok sa silid ay mapagkakamalang walang laman ang silid sa nakakatakot na katahimikan. Pero walang laman ang kwarto, ang puso ko lang. Sa katunayan, ang bulwagan ay napuno ng mga sakim na paparazzi na naglalaway upang makuha ang kanilang mga award-winning headlines. Huminto ang kumikislap na kamera na may mga walang tigil na shutter. Kung medyo iba ang sitwasyon at hindi ako gaanong malungkot sa sandaling ito, dapat ay labis akong naaliw o naaliw sa tanawin. Hindi ko inasahan na ang pag-sign off bilang CEO ay maaaring mabigla sa napakaraming tao na sanay na sa mga pasabog na anunsyo. Napagtantong aalis na ako, ang silid ay tila nagpatuloy sa normal na takbo nito, bumalik ang nakakainis na pagmamadali at ang kaguluhan na namayani sa silid bago ang anunsyo. Walang humpay na tumunog ang kumikislap na kamera, sa pagkakataong ito ay walang tigil na itong iniistorbo hanggang sa mabulag ng mga ilaw ang aking paningin. Wait, Mr. Anderson, hindi pa natatapos ang press conference. May mga tanong kami, kailangan mo silang sagutin. May narinig akong reporter na humahabol sa akin, pero walang makakapigil sa akin kahit na may tumutok sa ulo ko ng shotgun. Hindi na ako lumingon sa urgent call na nagpapatunay sa kanila kung ano nga ba talaga ako. Wala akong pakialam kung ano ang iisipin nila sa akin ngayon. It was the last of my concern. Hindi na ako nagpaparamdam. To hell with them, I don't fucking care the way anyone didn't fucking cared about me when I was nothing back then. Mayroon lamang isang tao na tunay na nagmamalasakit sa akin, at ako ay tunay na isang stupid jerk for wasting a gem. Lumabas ako ng pinto, iniiwan ang buong kinabukasan ko. Alam ko sa sandaling lumabas ako, ay hindi na isang mahalagang tao sa mundo ng katanyagan, pera, at kapangyarihan. Ako ngayon ay isang ordinaryong tao na ang buhay ay isang perpektong gulo ng kaguluhan at kawalang ayos. Halos nakaupo ako sa pedestal, ngunit pinili kong umalis sa gininto ang tronong inuupuan sa pamamagitan ng pagpili ng kalayaan kaysa sa kapangyarihan. Dati meron akong lahat, pero ngayon wala na. Nakakagulat na walang kahit isang onsa ng panghihinayang sa loob, na dapat ay naramdaman kong binago ko ang pagpirma ko bilang CEO ng kumpanyang pinaghirapan ko sa pamamagitan ng pag-invest ng aking dugo at pawis para lang maging malaking tagumpay. Mayroong mga dahilan, daan-daang mga ito na dapat punan ako ng panghihinayang sa pag-alis sa Anderson Corporation. Ngunit hindi ito nakakaapekto sa akin, kahit kaunti. Wala na yata akong pakialam. Sa katunayan, alam ko na ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. It's all worth it. Please, Mr. Anderson. Sabihin sa press na nagbibiro ka at ang sinabi mo ay basura at walang kwenta. Hinarang ako ng isang miyembro ng board sa desperadong pagtatangka na baguhin ang isip ko, ngunit walang kahit anong salita ang makakumbinsi sa isang mas desperado na tao na baguhin ang napagpasyahan na niya ilang buwan na ang nakakaraan. Lumayas ka sa harapan ko. Sagot ko sa isang nakakatakot na kalmadong paraan, inilapit ko ang aking tingin sa kanya, binigyan siya ng tingin ng malamig na pagkasuklam, na maaaring mag-freeze sa underworld at gagawing si Cerberus, ang asong may tatlong ulo na nagbabantay sa underworld na tumakbo sa takot. Nang makita ang nakakatakot na kislap na nagpapadilim sa aking mga mata, kamaripas siya ng takbo para i-clear ang aking landas habang ang baliw na paparazzi ay sumusunod sa likuran ko na parang kamakawag na buntot. Sumunod sa akin ang tunog ng mga yabag at ang lagaslas ng mga boses hanggang sa makarating ako sa parking area. Nakita ko ang aking sasakyan at binilisan ko ang aking mga hakbang upang makatakas sa mga nagugutom na asong patuloy na sumusunod sa akin hanggang dito. Kung naghulog ako ng bomba dito mismo sa parking area, sigurado ako na ang 3/4 ng populasyon ng paparazzi mula sa buong Belavia ay mamamatay sa lupa. Dali-dali akong sumakay sa loob ng sasakyan habang hindi pinapansin ang magulong kaguluhang bumubuntot sa akin. Binuksan ko ang makina at binilisan ang takbo, ngunit sumunod pa rin ang ilang desperadong miyembro ng press hanggang sa mawala na sa paningin nila ang sasakyan ko. Anong ginawa mo, Gabriel? Dumagundong ang pagbati sa buong entrance pagdating ko sa mansyon. Laking gulat ko na ito lang ang sumalubong sa aking pagdating. I was half expecting na bubuhatin ni Ibrahim Anderson ang sofa at hatakin papunta sa direksyon ko. Iyan ay magsisilbi sa akin ng tama. Nalunok mo na ba ang dila mo? Magsalita ka. Utos niya, para siyang aktibong bulkang malapit ng sumabog ng mapanganib. Laser sharp glare ang pinako sa akin, kung nakakamatay lang ang tingin hindi lang ako namatay, ilang sandali pa ay hiniwanan ng cube ang katawan ko.
Kahit ano pa ang sabihin ko, mali ako sa pananaw mo, kaya bakit ko sayangin ang pagsisikap ko sa isang argumento na alam kong hinding-hindi ako mananalo? Nakalimutan mo bang hindi ka nagkamali kahit na ikaw? At nakalimutan mo na ba iyon? Ni minsan hindi mo pinapansin ang opinyon ko. Napalunok ako. Ang aking mukha ay nananatiling isang maskara ng isang hindi nababasang harapan. How dare you talk to me like that? Anak mo lang ako at wala kang karapatang paglaruan ako ng ganyan. Mas tumaas ang boses ni Ibrahim Anderson sa pagkakataong ito habang nanginginig sa galit. Galit na bumungad sa akin ang mapupulan niyang mga mata at handa na itong lumabas sa kanyang eye socket anumang oras. Huwag mo akong tawaging anak mo, Ibrahim, ungol ko sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Kung siya ay isang estranghero, I swear, sinuntok ko na siya ng malakas ilang sandali ang nakalipas. That would be enough to knock some sense from him. Kahit kailan hindi ka naging ama sa akin. I'm just a charity case you took under your roof to ease your guilt. Nabaluktot ang mukha ko sa isang pangit na maskara ng galit, habang sinusulyapan ng lalaking hindi nagpakita sa akin ng kahit isang pulgada ng pagmamahal. Nakatayo ako roon habang pinagmamasdan siya na nagliliyab sa apoy ang mga mata, habang inaalala ang isang kaaya-ayang alaala na pinagsaluhan namin na itinago sa aking isipan, there was none. Ang bumalik sa aking isipan ay isang masakit na alaala ng isang batang bugbog, binugbog, at nanginginig sa takot habang hinihintay niya ang marahas na suntok mula sa leather belt na hindi lang naging bato ang kanyang puso, kundi pati na rin ang kanyang kaluluwa. Ang tanging kaaliwa na naramdaman niya sa sandaling ito ay ang pag-iisip na kapag namatay siya ay mapupunta siya sa langit dahil ginugol niya ang kanyang buhay sa impyerno. Ang tanging patunay na ikaw ang naging ama ko ay ang pagiging irresponsible ko sa anak ko. Nandyan ka para punahin ang bawat pagkakamaling nagawa ko, ngunit hindi ka pa naruroon para batiin ako sa aking unang tagumpay. May mga lalaking maaaring maging ama, isang bata ngunit hindi lahat ay karapat-dapat na maging isa. Tumalikod ako sa takot na kapag pinagpatuloy ko ang pagtingin ko sa kanya ay mawawalan ako ng pagpipigil sa sarili, at mapatay ko siya kaagad. Maaaring atakehin sa puso, you ungrateful bastard, where the hell you think you're going? You are good for nothing irresponsible son. Ang pagtakas sa kasal mo ay hindi naging sapat para sa iyo. Ngayon tumatakas ka na rin sa responsibilidad mo. Huminto ako sa paglalakad pagkatapos ng hindi mapapatawad na pananalita na nagpakulo sa akin sa galit. Nawala ang nakakatakot na kalmadong boses na ginamit ko kanina, napalitan na ito ng dumadagandong na dagandong na halos yumanig sa entrance sa awtoridad nito. Ang lalaking ito na tinatawag mong irresponsible. Siya rin ang taong nagligtas sa Anderson Enterprise mula sa pagkabangkarote, at ginawang posible na makamit ang maluwalhating tagumpay na mayroon ito ngayon. Aalis na sana ako at maglakad pero nagpa siya akong manatili ng kaunti para sabihin sa kanya ang mahalagang balitang ayaw niyang makaligtaan. At saka, ang bride-to-be ay buntis sa anak ng ibang lalaki. At ang lalaking iyon ay hindi ako. Ito ay sa iyong nag-iisang lehitimong anak na si Vince. At dito na po, nagtatapos ang part 18 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po, God bless and stay safe.